Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Jason. For today's vlog nga pala ay ituturo ko sa inyo guys kung paano tanggalin or baklasin yung pillion step or yung footrest ng Honda Click 125i natin. So ayun guys, may mga nagre-request at nagtatanong kung paano daw baklasin or tanggalin yung footrest natin. Ituturo ko sa inyo kung paano baklasin at tuturo ko na rin sa inyo kung paano palitan ng bagong footrest. So ayun guys, mapapansin nyo yung stock pulley yung nakalagay dito sa Honda Click 125i natin kasi binaklas ko muna yung dati kong footrest, yung kulay gold, para maituro ko sa inyo kung paano tanggalin yung stock na footrest natin. Yan. So ayun guys, ituturo ko na rin sa inyo kung paano magtanggal ng kalawang sa pamamagitan ng suka. So ayun guys, kasi yung footrest ko nangalawang na rin yung ibang parts niya, kaya ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung kalawang. So ayun guys, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin matatanggal yung mga kalawang sa pamamagitan ng suka. So ayun guys, bago tayo magsimula, isi-shoutout lang natin si Mark Jan Miklat. So ayun guys, isa siya sa nag-request kung paano daw tanggalin yung footrest. Then shoutout na rin kay Shin sa pinsan ko. Shoutout kay Jan Tabligan. Shoutout rin nga pala kay Lemuel Van Escasinas. At shoutout kay Riz Monfortes. So ayun guys, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. So ayun guys, disclaimer lang din po, hindi ako professional pagdating dito sa Honda Click or kahit sa ano pang motor. Itong ituturo ko sa inyo is based on my experience lang. So yun guys, sa mga naligaw po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So yun guys, let's do this! So ayun guys, babaklasin na natin tong footrest or yung pillion step. Madali lang tanggalin to guys. Ito lang gagamitin natin, long nose na plies. So ayun guys, ang unang gagawin natin, ito makikita nyo to, ito yung pinakalak niya guys. Para siyang alambre. So pipihitin nyo lang yun guys, idederecho nyo lang. So pakita ko sa inyo guys. Yan. Yan, makikita nyo to, idederecho nyo lang yan. Then yung isa pa. Yan, pasensya na kayo, medyo malikot ang camera natin. Isang kamay lang ginagamit natin eh. Yan. Ito lang yung mismong lock niya. Kapag stuck yung ano natin, pillion step or footrest. Yan, so in guys, okay na yan. Makikita nyo. So ayan, makikita nyo guys. Ito yung pinakalak nya. Ayan, didiretso nyo lang yan guys. Ganyan. Tapos, hihilain na natin. So ayan guys. Para makita nyo. Ayan. So, sa pag umiipit, diretso na lang yung dulo. Yan, kasi sumasabit pa siya. Yon, so natanggal na natin. Yan siya guys. Yan siya. So, ang susunod naman natin na gagawin, yan, tabid lang natin yung lock. Yung sa ilalim, pukpukin nyo lang ng ano. Yan, nahangat na yan. So, pag umangat nito, gamitin nyo lang yung plies. Hilain nyo lang. Yun, laglag. So ayun guys, ganun lang kadali yan. Tanggal na natin tong pillion step natin or yung footrest. So itatabi nyo lang tong stock na to kasi maganda pa naman, magagamit nyo pa sa future kung gusto nyo na ibalik sa stock. Yan, makikita nyo, makinis pa yung ano ko, stock na footrest ko. Kasi 2 months pa lang ata pinalitan ko na ng gold na footrest. Kaya yan, ilinisan lang natin mamaya yan. Then proceed na tayo sa kabila. So yun guys, nabaklasan na natin yung stock na footrest natin. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon ay ibabalik na natin yung gold na
footrest natin. So ayun guys, bago natin ibalik yung footrest, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko tinanggal yung kalawang sa pamamagitan ng suka. So ayun guys, let's do this. So ayun guys, babaklasin muna natin yung footrest natin. Ito yung gold na footrest natin. Ayun, makikita nyo yung parts ng kalawang na. Ayan, so magkabilang footrest yung tatanggalin natin. Ayan. So ito yung mga parts guys na ng kalawang. Ayan, madami siyang kalawang na. So ito yung ibababad natin sa suka. So guys, ito nga pala yung gagamitin natin na suka. Ito yung Dato Puti. So pwede rin yung ibang brand na suka, pero mas recommended ko to, itong Dato Puti, kasi mas effective siya, no? So in case, ito nga pala yung mga parts ng gold na footrest natin or yung pillion step. Yan. So ayun guys, makikita nyo, puro kalawang na. Ito yung ibababad natin sa suka. So ayun guys, lalagyan natin dito sa may container. Then lalagyan na natin ng suka. So ayun guys, ito yung suka natin, Dato Puti. Yan, bababaran lang natin yan. So make sure lang na nakalubog lahat ng parts, no, para pantay yung pagtanggal ng kalawang. Yan. So dapat lubog na lubog siya guys. Guys, shout out sa Dato Puti. So yun guys, hintayin lang natin mga 10 to 20 minutes and hintayin lang natin na magka-bubbles itong mga parts na may kalawang, no. So pag marami ng bubbles yung parts na may kalawang, pwede na natin siyang brushin. Ayan, marami ng bubbles guys, makikita nyo. Pwede na natin siyang brushin. Mas madali kasi siyang matanggal guys, no? Ayan. So, brushin nyo lang mabuti para matanggal ng mabuti yung mga kalawang. So, yun guys, pagkatapos yung brushin at wala na kayong nakikitang kalawang, punasan nyo lang mabuti, patuyin nyo mabuti para makita nyo yung finished product. So, yun guys, makikita nyo, ito yung mga parts. Ayan, mukhang bago uli. Masasabi natin na effective talaga yung suka na pangtanggal sa kalawang. So, mas recommended natin yan kaysa sa ibang DIY na pagtatanggal ng kalawang. Yan. So, ayan guys, makikita nyo, bagong-bago uli. Oh. Dato Puti lang sa kalam. So, ayan guys, napanood nyo na kung paano ko tanggalin yung kalawang sa pamamagitan ng suka. So, ayan guys, kakabit naman natin yung pillion step natin. So, ayan guys, medyo maraming parts nga lang tong pillion step natin, ano. So nabili ko nga pala to sa Shopee. Yan, gold siya. Kaso medyo kupas na, ano. Papalit na lang tayo soon kapag nagka-budget na tayo ulit. So yun guys, assemble na natin. Then ayan, makikita nyo may pa siyang spring. Yan, dito natin ito siya ilalagay. Then meron siyang bulitas. Yan, dyan natin lalagay yan. Tapos ito, ito yung pinaka parang washer niya. So dito yan guys, kasi isasakto natin mamaya doon sa may kabitan. Then may washer siya, dito siya sa taas. Tapos isusulat natin ganito. So lapit natin dito sa may pillion step natin. So yun pa rin naman ang gamit natin, long nose lang. Yan, isusulat na natin siya dito. Yan guys, kaya medyo masikip lang kasi may ano siya, may washer. So kailangan pala natin ng pangsungkit. Kasi hindi matututok yung, kailangan natin matutok yung washer sa butas para maisuot natin. Yun. So, ayan, isusot na natin to. So, sakto nyo lang sa butas guys. Ayan, siguraduhin nyo lang na nakatapat sa butas yung ano. Lahat ng butas. Ayan, siguraduhin nyo lang na tapat sa butas guys. Para hindi tayo mahirapan. Yun. Shoot agad. Then sa ilalim, ito guys, sa ilalim nilagyan ko siya ng dalawang washer kasi medyo mahaba eh. Pakita ko sa inyo guys. So mapapansin nyo medyo mahaba to, kaya may dalawa siyang washer. Yan, lalagay natin dyan. Saka natin ipapasok yung lock. Yan, lalagay natin yung dalawang washer guys. Ayan o.
dalawang washer, tapos yung lock. Tapos yung paglalock guys, kung ano yung pagtanggal natin kanina, kung ano yung itsura nung tinanggal natin yung lock, ay ganun din yung magiging itsura niya sa paglalock natin. Ayan. Medyo mahaba yung lock nito guys. Kaya maiikot pa natin ng halos dalawang ikot. Kapit na natin. So medyo maluwag pa no. Pero okay lang. Hindi naman siya yung kusang bumabagsak. Ayan, parang may ano pa rin siya. Saka naglalak pa rin. Ayan, maririnig nyo yung sa bulitas, naglalak pa rin. Ayan. So proceed na tayo sa kabila. So yun guys, ganun lang kadali magbaklas ng stock na footrest dito sa Honda Click 125i natin. At madali lang din yung paglalagay ng bago nyong footrest or yung kahit anong universal na footrest para dito sa Honda Click 125i natin. Yan. Na ituro na rin natin kung paano matanggal yung kalawang sa pamamagitan ng suka. So yun guys, mabisang mabisa yung suka no sa pagtatanggal ng kalawang. Yan. So yun guys, sana nagustuhan at nakatulong po yung ginawa nating video ngayon. Sa mga naligaw po at bago dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So yun guys, see you in the next one. Ride safe. God bless as always. Rock, paper, peace. Burger.